Tumatawid ang e-trike na yan sa highway sa Zaraga, Iloilo nang salpukin ng humaharurot na SUV. Tumilapon ang driver ng e-trike at nagtamo ng mga sugat. Nagkaareglo ang dalawang panig. Dalawang taon na makukulong ang isang Pilipina sa Amerika matapos tangkaing lasuni ng mister niyang retired U.S. Air Force. Nahulikam ang insidente nang maglagay ng security camera ang lalaki dahil matagal na raw siyang kinukutuban sa kanyang misis. May report si John Consulta. May isinasalin sa mas maliit na lalagyan ang babaeng ito na nasa laundry area ng kanilang bahay sa Amerika. Matapos ang ilang minuto, lumabas ang babae at dumiretso sa kusina. Sa hiwalay na kuha ng CCTV, makikita ang babae na ibinuhos sa coffee maker ang laman ng container na pinagsalinan niya. Nilalaso na pala ng babae ang mister niya. Kuha ang video noong July 16, 2023 na ipinresenta sa pulisya ng mister ng babae. Matagal na raw kinukutuban ang lalaki na nilalason siya ng kanyang pinay na misis. Pag-amin ng babae sa korte, bleach ang inilagay niya sa kape ng mister. Napag-alamang dalawang beses siyang tinangkang lasunin ang asawa na isang retiradong U.S. Air Force. Hinatulan siya ng korte sa Arizona ng dalawang taong pagkakakulong matapos ang isang plea deal kapalit ng mas mababang sentensya. Nakakulong siya ngayon, wala pa siyang pahayag. Tingin ng biktima, tinangka siyang lasunin ng kanyang may bahay para makuha ang lahat ng kanyang benepisyo sa militar. Sumasailalim na sa divorce ang mag-asawa na may isang anak. John Consulta. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog sa Barangay Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ibig sabihin, 25 truck ng bumbero mula sa magkakaibang lugar ang kinailangang rumesponde para umapola sa apoy. Sa drone video ngayong gabi, kita pa ang mga nagbabaga ng mga bahay. Mabilis lumaki ang apoy. Nahirapan ng mga bumbero sa pag-apula dahil sa sikip ng lugar. Pag-aalas 8:30 ng gabi, kontrolado na ang sunog. Tatlo ang sugatan, humigit kumulang 500 pamilya ang apektado. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Inulan ng batikos ang dalawang lalaki na nandakma ng mga tar sheer sa Pulumulok, South Cotabato. Depensa ng isa sa kanila, ililipat lang nila ng pwesto ang mga ito. Sensitibo ang mga tarsier kapag hinawakan at minsay nagsusuicide kapag hinuli. May report si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Nananahimik sa sanga ang dalawang tarsier nang biglang. Kunin ng dalawang lalaki sa Barangay Maligo, Pulumulok, South Cotabato. Smile, baby! Smile! Inalmahan ng netizens ang video na viral na. Nakausap ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang isa sa magpinsang kumuha ng tar sheer. Depensa niya, inilipat lang nila ang mga ito. Nililinis daw kasi nila ang farm ng kanilang kaanak kung saan nakita ang tar sheer. Apektahan na mo sila maambasa, napit na sila maigo sa sundang. Anak ko nga, ikwao na lang ito na, i-transfer na ito sa ibang area. Moto, ikuha na mo siya ma'am, i-transfer na mo siya after wala kabot itong half hour ma'am, na-transfer na siya. Pinakawalan na rin daw nila ang mga tar sheer. Nabasa na rin daw niya ang mga komento sa social media. Humihingi siya ng tawad, pero tingin niya wala naman siyang ginawang mali. Ngayon lang, magpasailo sa mga kuhan, yung mga nag-gabash, no? Iniimbestigahan na ito ng DENR SOC Sergeant Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sani puwersang pinuntahan ng mga otoridad ang apat na lugar na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Quiboloy para isilbi ang arrest warrant ng korte at arrest order ng Senado laban sa kanya. Pinasok ng team ng Senate Sergeant at Arms, NBI at PNP ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, ang property sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte, Tamayong Prayer Mountain sa Davao del Sur, at ang Glory Mountain na nasa kaparehong barangay. Pero wala roon si Quiboloy. Tinanggap ng kanyang mga tauhan ang arrest warrant at arrest order. Nagbabala ang NBI sa nagkakandong o tumutulong sa pagtatago ni Quiboloy dahil paglabag ito sa batas.
sinaktan at ikinulong umano sa kulungan ng baboy ang 11 taong gulang na bata sa Talisay City, Negros Occidental. Ang nanakit daw sa kanya sarili niyang ina at mga tiyuhin. Ayon sa mga pulis, nagalit at sinakta ng nanay ang bata na hindi raw sumunod sa utos na punuin ng tubig sa kanilang drum. 2 araw raw ikinulong ng nanay ang anak sa kulungan ng baboy at hindi ipinakain. Nakatakas ang bata at nakahingi ng tulong, arestado ang nanay at 3 tiyuhin ng bata na maaharap sa kasong child abuse. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Tugon ni Alden Richards sa real score nila ni Catherine Bernardo. What you see is what you get. Hindi lang din talaga kailangan laging ipamalita sa social media yung mga ganyan eh. But you know, sometimes yung mga personal things that's happening, better be personal na lang. What's up, Madlang Kapuso! Guesting Kaylin Alcantara sa It's Showtime, Trending. Sinila panunukso sa kanya sa host na si Darren Espanto. Usap-usapan din. Kaylin, Darren, parang ang sarap sabihin na, darling. Beauty Gonzales, balik trabaho na matapos magbakasyon sa India para sa bagong serye na Prinsesa ng City Jail. Ako naman yung inaapi ngayon. Rian Ramos, puspusan ang paghahanda para sa Encantadia Chronicles, Sangre. At pulang araw, may isang pelikula rin kasama si Tom Rodriguez. So I'm very excited to be working with Tom again. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bagong panganak na aso ang nahulikam na pinaghahataw sa San Pedro, Laguna. Sa videong viral na ngayon, hinataw ng lalaking nakapink na sando ang puting aso. Nakipalo rin ng isang 12 anyos na bata. Kwento ng bata, isa siya sa 4 na batang nakagat ng aso. Pero pinagsisisihan na raw niya ang nagawa. Nirescue naman ng Biyaya Animal Care ang asong si Justice na inabando na raw ng may-ari nito. Tuloy daw ang pagsasampa nila ng kaso. Tinulungan na rin daw nila ang mga nakagat ng aso at pinabakunahan kontra rabies. Paalala rin nila kung alam na kapapanganak lang ng aso, mas mainam na wag na itong lapitan. Dalawa, arestado sa Quezon City dahil sa lantarang pagbebenta online ng mga pekeng PWD IDs. DOH, may paalala sa paliligo sa mga swimming pool para makaiwas sa mga sakit na nakukuha sa maruming tubig. Payo ng DOH sa resort owners, gawing regular ang paglilinis ng mga swimming pool. Sa mga inflatable pools naman na nagsulputang parang mga kabute, sabi ng mga eksperto, iwasan daw ang pagsasama-sama ng magkakaibang pamilya para makaiwas sa mikrobyo. Simula April 15, pasok ng kawanin ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, pinaaga sa 7 a.m. to 4 p.m. mula sa dating 8 a.m. to 5 p.m. para makabawas sa traffic ayon sa Metro Manila Council. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News.